guys, welcome back to my channel, the Succulent RPH. And for today's video, magre-repot po tayo ng aking mga succulent cuttings at crassula. Golden sedum, jade plant, dunk stem, Doris Taylor, mabalahibo, panda plant, chocolate moonstone, Sedeberia, Isinia, Ice Plant, guys, at crassula or barbecue, springtime, crassula springtime, elephant bush or portulaca. And then, kakailangan ko natin ngayon ang ating mga cuttings at with hole at talaga na natin siya nakapin. Nalagyan ko na siya lahat. Guys. At yan. At pang tubig. Pantubig. Ito ang ating soil mix. Garden soil at construction sand. Kung may compost kayo, pwede nyo panlagyan. At kung may charcoal kayo na dulog, pwede nyo pong lagyan. Pero huwag po kayo gagamit ng kokopit. Kasi po, pag gumamit po kayo ng kokopit, guys, ma-overwater siya. Kasi matagal matuyo ang kokopit. Lalo na pag nagtag-ulan, baka ma-overwater ang inyong succulent. Diba, ayaw nyo naman ma-overwater ang inyong succulent. Kaya, huwag na kayo gagamit ng kokopit. Guys. Ay, nalagyan ko na po pala yung pot. Siguro din natin na huwag natin pupunuin yung pot ng soil. Guys, huwag natin pupunuin ng soil ng ating pot. Kasi hindi natin ito matutubigan. Yan guys, nalagyan ko na lahat ng pot ng soil. Huwag natin siyang pupunuin para matubigan natin siya. Unahin kong itatanim itong aking jade. Pagsasama-sama ito yung tatlo. Isang jade. Yan. I-dry natin siya ng one day. Guys, ating golden sedum. At ang ating dunk stem. Guys, long pick niya. First, susunod natin itong ating crassula barbecue. Guys. Plant ko na siya. At ito aking springtime na crassula. Yan guys, springtime crassula. Ito naman yung sunod na ating crassula ice plant. Nagawa na tayo. Yan guys, susunod ko naman na itatanim ay itong ice plant. Yan.
sulat sa mga pisi. And guys, pwede nyo lang siyang gawing business. Huwag na padami siya. Ito aking Doris Taylor. Ayan guys. Kasi naman ito aking chocolate moonstone. Guys, nakakatabi sila sa tatlo. Ang magandang tignan. Diba guys? Sunod naman ang tatanim. Itong si Diberialisinia. Guys. Guys, iba niya. So naman itong aking kutsulaka. Guys. Pwede natin na siya ng MIA dry para po hindi magka-rot-rot. Ay, para po hindi po mag-rot. Guys, yun naman itong panda plant. Guys. Napakadaling pumunta ng ating succulent. Guys. Yung finish product niya, guys. Guys, diba? Ang dami niya. Guys. Tapos, magtubigan ko na siya. Guys. Guys, ito naman pinagtanggal natin na dahon. Ilalagay ko siya sa propagation area. Huwag mo natin itatapon. Guys, prayer lang. And guys, tapos ko na siyang matubigan. And guys, at paalala lang, pag nagtatanim tayo ng cuttings, huwag po muna natin ilagay sa full sun. At tubigan lang po natin yung one times lang. Pagkatuyo lang yung lupa, nitaka natin sa tubigan. At ilalagay ko muna po ito sa aking succulent and cactus garden. Sa shade area ko po siya ilalagay. Po, para po hindi maging matuyo o kaya maging magka-sunburn. Yan guys, tara punta tayo sa aking succulent garden. Yan guys, dyan ko muna siya ilalagay hanggang siya ay magkaroon ng roots. Yan guys, update ko na lang kayo kung magkaka-roots yan. Yan guys, pwede nyo rin siyang gawing business kapag napadami nyo, tapos ilerepat nyo po. Pwede nyo po yung gawing souvenir. Yan guys, diba ang cute nila. From cuttings lang yan, nagkataw ko ganila ay kagabi po pala, tapos inidry ko po siya.
Yan guys, papakita ko po para sa inyo sa talaga Gantea. Yung pangalawang bud, tignan niyo po ang laki po ng bulaklak. Bumukha na po yung bulaklak niya. Yan guys, ito na yung pangalawang flower ng talaga Gantea. Yan guys, ang dami niyang bud. Magpuproduce yung bud ng mga new growth. Yan guys. Ito yung aking mga moon cactus. Ito yung ginawa ko kahapon. Guys. At yun guys. Ito yung zebra. Yan guys, zebra yan. Agaboides. Yung flower spike ng aking Hawardia. Yan guys. Ayan silang lahat. May full sun exposure silang lahat. Yan guys. Sana guys may natutunan kayo sa video ko at nagustuhan nyo. Please like and subscribe to my channel. Thank you for watching. Happy growing. Bye. See you on my next video. Bye bye. Bye bye. Happy growing. Happy growing.